Hello mga kabayan, magandang araw po sa inyo. Ako po pala si Paul Deliero, isa po akong OFW dito sa Qatar. At kasama ko po yung wife ko dito mga kabayan. And this time mga kabayan, gusto lang po namin i-share sa inyo yung ang kumagkano po yung nagastos natin sa pagpapagawa po ng bubong, which is tiles pan po ang ginamit namin mga kabayan. Dahil sa kasalukuyan po, nagpapagawa po kami ng bahay sa Pilipinas po. Balik kami mga kabayan, sa Palawan po kami, sa Nara, Palawan mga kabayan. So ayun mga kabayan, kung makikita nyo po dyan, shinare ko na rin po yung roofing frame, framing plan po namin sa upper area po. Meron po akong 14 by 7.8 meter. In the same time, sa lower naman po, 14 by 4.20 meter po. Bali mga kabayan, meron po kaming 5 manpower dyan. So ang ginamit namin dyan is 2 drilling machine po. Tsaka yan po yung ginawa lang po nila ng isang araw mga kabayan. And the same time po, yung 2 tao mga kabayan, sila rin po yung nagpipintura sa trashes po. Para sa ganun, ready for installation na talaga kagad ng tiles pan natin mga kabayan. So yung tiles pan natin mga kabayan, meron po tayong 2 sukat, which is 27 feet. 15 piraso po yan siya mga kabayan. And sa 15 feet po, 15 piraso din. And meron po tayong ginamit dyan na 5 screw po mga kabayan. The same time, Volcasil po. So kung mapapansin nyo mga kabayan, meron po kasi tayong upper and lower area po ng bubong. So yung mga inordered po natin na tiles pan mga kabayan is wala na pong putol yan, dahil pinabigay natin yung actual sukat po talaga. Binigay po ni Engineer Russell Abadiano po, siya po yung site in charge natin din mga kabayan. Kaya talagang it's a big help din po talaga, dahil nga wala na pong puputulan dyan sa mga tiles pan na ilalagay sa bubong po natin mga kabayan. And the same time mga kabayan, mapapansin nyo dyan, may nilagay po ako mga price dyan, which is yung bare board feet po ang usapan dyan mga kabayan, which is nagkakalaga lang po siya ng 85 pesos po bare board feet. Pero ang mahal nyan mga kabayan, kumbaga malaki-laking pira din po talaga. So kung mapapansin nyo, 2 lang po yung may price dyan, which is yung 27 feet, 15 feet at yung Spanish flashing po, Spanish gutter, text crew po, wala po akong nilagay na amount dyan. Kasi po, bali, inihintay ko pa sana yung breakdown po nyan. Kasi ang nangyari po kasi nyan, sa kausap namin mga kabayan, nag one time or overall discounted po kami mga kabayan. Kumbaga, overall amount na po yung pinag-usapan namin. So, bali, na-highlight lang po namin mga kabayan yung sa tiles pan po, dahil yun po yung big amount, which is yung 27 feet, mga kabayan, multiply po natin sa 85 per board feet po, nagkakalaga po siya ng 34,425. Ang sakit, di ba? So, medyo mahal nga naman talaga mga kabayan. So, sa 15 board feet po, meron po tayong 15 piraso din with a total of 129 mga kabayan. So dahil nga po walang price din yung Spanish flashing, Spanish gutter, text crew, share ko po sa inyo kung magkano po inabot niyan. So by the way mga kabayan, ang na-delivered po sa amin 14 piraso lang, kulang pa po ng tag-iisa, isang 37, isang 15. So sa resibo pong natanggap namin last time, makikita nyo rin mamaya, nagkakalaga po siya ng 67,000 something. So ang sakit diba mga kabayan? Ganun kamahal magpabubong mga kabayan. So ngayon kailangan pa namin magdagdag ng isang 27 board feet, isang 15 board feet. So to be added po around 3,500, with approximately total po mga kabayan ng tiles pa natin is 82,000 mga kabayan. Tan-tan-tan-tan. So ganun mga kabayan kamahal magpalagay ng bubong kung tiles pan po ang gamitin nyo mga kabayan. Sa Palawan po kami mga kabayan. Kaya kung taga Palawan ka po, at least may idea ka po mga kabayan kung magkano po yung mga possibility or mga possible na dapat mong i-budget mga kabayan. So kung gusto mo magpabubong na medyo malaking area mo, siguro mag-budget ka po not less than 120,000, kasi manpower mo pa po mga kabayan. Wala pa po yung mga trashes dyan kabayan ha, tiles pan lang ang pinag-uusapan natin dito.
So ayun mga kabayan, pinapakita namin sa inyo yung naging outcome po ng installation po ng tiles pan po natin mga kabayan. So bali 1 day po nila ginawa yan, may 5 po tayong manpower, the same time dalawang drilling machine po ang ginamit dyan. So ayun mga kabayan, makikita nyo diba, pulido rin naman talaga, so value for our money din naman talaga. So ayun mga kabayan, na-share lang namin sa inyo, at least kung may plano po kayong gumamit ng tiles pan, eh, magkakaroon po kayo ng idea. Actually kabayan, kung i-check nyo sa Google, yung tiles pan po around 120 ang 0.4 millimeter na nipis. Nagkakalaga siya ng 120 per board feet po. Yung nakuha namin mga kabayan 85 lang. So dahil nga Palawan based po kami, siguro sa Manila price yun mga kabayan. So at least nagkaroon po kayo ng idea mga kabayan, 'di ba? So so far yun lang po muna ma-share namin sa inyo mga kabayan. At ayan po pala mga kabayan, pinapakita rin namin yung ilalim po ng or sa loob ng bahay mga kabayan. Kung mapapansin nyo po mga kabayan, hindi na po kami gumamit ng insulation foam kasi nga high ceiling naman yung design ng bahay natin mga kabayan. So far hanggang dito na lang muna mga kabayan, at least may idea po kayo kung gusto nyo gumamit ng tiles pan mga kabayan. Maganda siya, good quality, pero masakit lang sa bulsa mga kabayan. Again, makikita nyo po dyan yung actual resibo po amounting 67,000 like that, then there is additional 3,500 para sa 27 board feet and 15 board feet po mga kabayan. So with the total of approximately 82,000 mga kabayan yung nagastos natin dyan sa tiles pan na yan. So minsanan lang kabayan, kung talagang para sa dream house natin, why not, di ba? So yun mga kabayan, maraming salamat sa inyo. Sana nagkaroon po kayo ng idea kung gusto nyo po magpagawa ng bubong gamit ang tiles pan. So, mag-budget po kayo, not less than 120,000 mga kabayan. So, yun lang po. God bless everyone. Maraming salamat po. Keep safe. Bye-bye! Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup-d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 up